Panyero. Good morning, Sir Alvin at Ma'am Doris. Opo. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Konti lang po, makikihingi lang kami ng update kasi yung kliyente mo nagsabi na kailangang imbestigahan yung dalawang dating Justice Secretary as an offshoot of your victory dyan sa Court of Appeals. Run us through, ano bang nabasa nyo na po yung desisyon ng CA? Yes, opo, nabasa ko pa rin, na rin po yung desisyon. At ito po yung reklamo ni Senator Leila de Lima laban sa dating Secretary of Justice Aguirre at Guevara. Opo. Sa paggamit ng mga inmates na bilang state witnesses kahit sila ay convicted na ng crimes involving moral turpitude na ipinagbabawal po sa ilalim ng ating witness protection law. So, nung una po kasi, matagal na namin sinasabi yan na hindi nyo pwedeng gamitin yung mga inmates yan bilang testigo dahil hindi sila pwedeng i-admit pala sa witness protection program dahil ito ay mahigpit at na pinagbabawan nga ng witness protection and benefits program. Pero kahit na nagreklamo kami noon, hindi kami pinakinggan ng DOJ. Opo. Kaya in-elevate namin yan sa ombudsman. Ang naging problema, yung ombudsman naman po, dinismiss na lang ng agad-agaran yung aming reklamo kahit hindi nila iniimbestigan yung aming complaint. Pero part of the decision now is to remand it back to the ombudsman. Ibabalik po sa ombudsman, hindi ho ba? Tama po yun. At sabi ng Court of Appeals, yung pag-dismiss, na agarang pag-dismiss ng ombudsman sa aming reklamo laban kay Secretary Guevara at Aguirre ay violation ng procedural due process. Dapat pinakinggan muna kami at the very least, sana ni-require ang mga respondents na sagutin ang aming reklamo. Okay. At base sa kanilang sagot, isa ka lang mag-desisyon ng ombudsman. Kung tama bang i-demanda ng administrative or criminal yung dalawa. Pero pareho pa rin yung ombudsman. So, baka ganun pa rin yung magiging desisyon niya. Sabi niya, hindi, yan pa rin. Yan ang desisyon ko. Well, umaasa kami na sana'y mabibigyan ng mas magandang liwanag yung aming reklamo sa ilalim ng desisyon nito ng Court of Appeal. No? At ito isang aral din, no? Na dapat sa lahat ng pagkakataon, ina-uphold natin yung procedural due process na matagal ng kinikilalang prinsipyo sa ating jurisprudence. Opo. So, Aguirre at Guevara. Ang demandado. Ano po ang magiging proseso nito, attorney? Paano ang magiging takbo ng pagdinig ng kasong ito? Linawin ko lang po, no? Bali kay Secretary Guevara po, administrative complaint yung nakahain pa sa ombudsman. Yung sa Supreme Court po, ay yung kay Secretary Aguirre po, yan po yung sa criminal aspect ng aming complaint na ngayon na nakapending pa sa Supreme Court. So sa ngayon po, ang iimbestigahan pa lang ulit muli ng ombudsman ay yung administrative complaint laban kay dating Secretary Guevara. Under the ombudsman rules po, i-require po dapat ng ombudsman na mag-submit ng counter-affidavit ang respondent na si Secretary Guevara. At kung sa tingin namin ito'y dapat sagutin, magkasampa kami ng reply. Based po sa ganyang mga palitan ng mga pleadings, pwede na mag-desisyon ng ombudsman kung tama ngang i-hold administratively liable si Secretary Guevara sa paggamit, sa pag-allow ng pagpasok ng mga inmates sa witness protection program noong panahon niya. So parang lumalabas din, attorney, na parang sinopla na higher court yung ombudsman na parang mali yung ginawa mo, hindi mo dapat outright, parang ganun, hindi ho ba? In layman's terms, ano po? Para siyang sinopla. In more particular terms, in-uphold po ng Court of Appeals yung prinsipyo ng procedural due process na dapat po na muna na pakinggan muna yung mga nagre-reklamo bago ito dismiss ng agaran. Kaya nga. So parang sinasabi, mali yung ginawa mo, hindi mo dapat dinismiss. Mali yung naging proseso. Parang gano'n, di ho ba? Tama po yun. Ngayon, sige pa na.
Eh, ito po ba ay simula lang po ng kumbaga tinatawag nga nung marami na payback time? Rest baka na ba ito ni Senador De Lima doon po sa mga naging susi sa kanyang matagal na pagkakadetine? Well, kung titingnan po natin, itong reklamo na po na ito ay sinampa namin noong 2018 pa. Okay. Ay, 2020 pa, no? Noong dinismiss noong 2020 pa. So ito ay talagang hinabol lang namin sa Court of Appeals at masaya kami na reverse naman yung ombudsman at sila inuutusan ngayon ng Court of Appeals na ipagpatuloy yung investigasyon. Kung tingin sa katanungan nyo kung ito yung pisa na ng ano ng sinasabing payback, no? Opo. Eh yan po ay pinag-aaralan pa rin ng aming defense team, no? At narinig ko nga nun sa isang interview ni Senator Leila de Lima sa Rappler, ang sabi niya yan ay nasa kanyang top of mind pa rin, pero isa lang yan sa nasa top of mind niya pala at kasama nga dun sa pinag-iisipan niya ngayon ay yung pag-participate niya if ever sa ICC investigation. Okay. At kung sakaling siya ay hinga ng tulong doon, sabi niya kahit yung personal matter na yan, pwedeng isang tabi muna at mag-focus siya doon sa ICC investigation. Attorney Bonnie, one last, bago ka na ipakawala, mauubos yung oras namin. Anong update doon sa hearing ninyo na dapat ipresenta sa korte lahat ng bumaliktad na witness? Laban, gusto nila, partner, po, nasa korte. Ano bang pake nun para on record masabi nila yung ano nila? Pagbaliktad. Opo, maganda tanong po 'yun. Sa motion na pinail namin na hinihingi namin ng permission na po na ipatawag lahat ng mga bumaliktad na witness. Bukas po ang aming pagdinig dito. Pinatawag ho kami ng hukuman muli ni Judge Hito para pag-usapan yung aming motion hinggil din sa mga witnesses na gusto mag-recant. Bukas po ay malalaman natin kung ano magiging desisyon ng korte tungkol dito. But what is the objective? I mean, ibig sabihin nag-recant na eh. So, para kay pa na kailangan, ano bang gusto niyong patunayan na verbally makikita? Well, ganito po. Ang nakasampa pa lang sa korte ngayon ay sulat na pinirmahan ng 7 witnesses kung saan sinasabi nila na gusto pa lang nila mag-recant. Technically speaking, wala pa ho kami nakikita ng recantation statement. Ang sinabi lang nila na gusto naming i-recant yan dahil yung testimonya namin o yung salaysay namin ay ginawa namin under coercion, under duress, at pananakot sa amin, no? At lahat po daw sinabi niya, lahat ng sinabi nila sa kanilang testimonya at salaysay ay mga panay kasinungalingan. So dapat mag-recant sila sa harap ni Judge? At kailangan sabihin na, para sa amin, gusto namin malaman paano sila na-coerce, sino nag-coerce sa kanila, at ano yung mga pinangako sa kanila kung meron man. At isa pang gusto namin malaman dyan is, ito bang kasinungalingan na sinasabi ng mga inmates, alam ba ng DOJ o ng panel of prosecutors bago sila iupo bilang testigo? Correct. Importante rin po sa amin yan. Yan po yung mga gusto natin malaman kung sakaling sila po talaga magre-recant. Kung sakaling po humarap sila sa West, si Senator De Lima po ba ay nanaisin din na makaharap sila doon? Hindi ko po alam yan sa yung bagay na yan kung talagang kaharap siya personal. Pero interesado po siya malaman ng tunay na kwento ng mga kasinungalingan, sinasabing kasinungalingan ng mga testigo. Okay. So let's leave it at that. Magfa-follow up kami the day after, attorney, kung approve, ha? Sige po. Thank you po. Maraming salamat, attorney. Thank you, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good umaga. Si attorney Bonnie Takardon.